IFL feature RN. So, the rule of nines used for adults with burn injuries is different from the one that we use for children, no? Mainly because of the difference in body proportions. Syempre mag-iba ng size ng body proportion ng ating ang adults and children. So we have here we have a drawing. So pasensya na mukhang bear ang ating child. So for children, ang head nila is 18%. Ang body, ang torso ay 36%. Ang arms ay 9%. Perineum 1%. And ang ating leg ay 13.5%. So, same sa ating adult, no? So, ito na lang ang i-memorize. I-divide mo lang siya by 2. Kung 18 ang buong head, so 9 yung anterior, 9 yung posterior. So, ganun lang siya. 36, so 18, 4.5. So, i-divide by 2 na lang din ito. And, may isa pa palang method na ginagamit, no, kung hindi applicable ang rule of 9, yun yung rule of palm, or yung palmar method, kung saan mini-measure yung mismong palm ng ating patient. Yung size ng palm ng patient, di kasama yung digits. Ha? Just the palm. So, ang isang palm ay equivalent to 1%. So, yan ang ating palmar method or ang ating rule of palm. So, another thing pala, pag nag-search kayo online, may makikita kayong iba-iba ang mga percentage na binibigay, lalo na dun sa infant and children. No? Lalo na dun sa, kasi sa age. No? And according sa Saunders na NCLEX RN review or the Saunders comprehensive review for NCLEX RN na in pediatric patients nga, the extent of the burn is expressed as a percentage of the total body surface area. So usually yung ginagamit is age-related charts. So here I'll be posting a picture of that age-related chart. Mas detailed, mas complicated nga lang, pero mas accurate. Again, this is from the Saunders comprehensive NCLEX RN review. Okay, that's all. Bye.